Hey, what's happening YouTube? We're the still skin of El Garrillo, Malagueros, Bulacan's Finest Production, PFRO. Alright, well today we're going to talk about a song entitled Basbas Coffee Party 2 by JAWTEE featuring DONGALO Artist. And of course, this is uploaded by Salbakuta, and that happened December 5th. 2020. Okay, basta tayo ng konti. Zoom, zoom, zoom. Well, so far, walang basurang comments. 12,000 likes at siyam na raan at pitong potsiyam na tanga. Merong siyam na raan at pitumpot siyam na gago dito sa ano. So, dislike. Opinion yan. Opinion ko yun. I don't give a fuck. Okay. 13 minutes, 30 seconds. Mahaba to, mga tol. Anyway, before we go a little further, I would like to give a little shout out kay Denmark, Singson, Jomar Coloso, Santos Irvin, and then Master of None. I believe I already gave a shout out to Master of None previous video. It's all good. Kahonti lang tayo. Yeah, we can do that. It's all good. Well, bati-bati tayo. Bulacan, what up? Malolos, what's going on? Well, Hagunoy, what's going on, bro? And then, syempre, sa mga tropa natin dyan, sa Maynila, Tondo, let's go. Ano pa? Oy, of course, yung may isa pa tayong kapatid dyan sa, ano, sa Palawan naman. Sa Palawan, mga tol, salamat sa mga nakikinig doon. Updates. Okay. I believe si Kumpare GK ay kasama dito sa coffee party. At abangan pa natin ang mga susunod pa na lalabas na tracks dahil talagang busy tong kumpara natin. And kasabay ng pagiging busy niya ay nakatanggap siya ng napakabagbag damdamin na liham. Nagmula ito kaya is maglita na talagang umuusong ang ilong, mga tol, sapagkat bakit daw hindi siya maka-comment sa mga post na ni GK Ibarra na panay negative patungkol sa kanilang grupo. Sabi niya, selfish, ha ha ha, sabi niya gano'n. hindi raw siya makapag-comment. Ang sabi naman ni GK, nakapagtaka naman yun. Kasi ever since naka-public tong mga pinapost ko, parang napaka-special naman yata ng account mo para hindi makapag-comment sa akin. So nag-message siya, nag-PM siya kay GK, at ang mga sinabi niya ay napaka-bagbag ng damin. Sino ka ba? Wala kang bilang. Hindi ikaw pinakamagaling dyan. Ganyan, ganyan, ganyan. Hindi kita kilala. Bakit ganyan ka po magpo-post? Bakit ka ganyan mag-post patungkol sa amin? Inaano ka ba namin? Unang-una, Donggalo po ang BFRO at si GK Ibarra po ay BFRO po yan. At yung mga post niyo na negative ay binabalik lang din. Pinapatikim lang din sa inyo. At nakakapagtaka naman na talagang umuusok ang tumbong nyo kapag kayo naman ay sinasalungat ng mga mas hindi may pangalan sa inyo. Di ba? Binabalikan din kayo ng mga may pangalan eh. Kagaya nga ng ibang artist ng Donggalo. Pero ang napisil mo talaga ay si GK Ibarra. I don't know. Hindi ko alam kung bakit. Sa tingin na... Tapos nagkaroon pa ng... nagkaroon pa ng ayaan na paabi niya, papatulan lang kita sa isang paghaharap, sa battle daw.
Para sa akin, hindi ako pabor doon. Unang-una, I don't think na magiging professional sila doon kung magkakaharap sila. Dahil kilala naman natin si si Smug kung bumatal, mga tol. Talaga namang ano to eh, walang hiyato sa ano eh. Walang hiyato sa stage, man. Talagang bigay todo talaga siya. Inaamin natin heavyweight tong si Smug. Kasi lutang na lutang na talaga yung pangalan niya dahil sa haba ng trinabaho niya sa industriya, man. At saludo tayo doon. At sa battle din, walang duda na veterano na si Smug. And kung hihilahin niya si GK doon para bugahan nila ng asopre doon, eh I don't think so. Hindi magiging maganda ang kalalabasan noon dahil I don't think magiging professional sila doon. Unang-una, itong sa mga post pa lang ay apektado na sila sa mga nangyayari. Kagaya nga ng Basbas, doon pa lang nasukat na yung ano nila, nasukat na yung pagiging hateful nila kasi natakpan ng pangunawa nila ng hate. Hindi nga nila naintindihan yung Basbas eh. Metaphor lang yun. Parang wordplay lang na ano, na nilaro lang yung salita ng inibang iba lang eh. Tunis lang na ganun, pero yung ang ibig sabihin lang nun, gumalang ka, rumispeto ka. Ganun lang eh. Napakasimple naman. Lalaki kagad yung mata nila. Post kagad sila. Ay, tapos bawi. O pagkatapos kay Padlock naman, nakita nila na akala nila si Padlock talaga. O post na naman sila. Yung mga prinsesa, ayan, nagdudugo yung mga kuko pa, kapopost doon, tapos bura uli. Come on, man. Anong nangyayari sa inyo? Unawain nyo muna, tapos mag-imbestiga muna kayo. Ganun. Anyari, itong si Asi Pipe, panay-post din. Pagkatapos nung nalaman niya na matagal na siyang sinasalubong ni GK, mga tol, pero hindi pumapalag tong si Asi Pipe. Pagkatapos, nakatatlong pukol na si GK. Nakatatlong pukol na si GK. Pagkatapos, hindi siya sumasagot. Kasi ang pinanglalaban niya, ay, rap skills ko, ganito, ganyan. Aga fucking stacks of rap skills. Iba-iba na yung ano ko, ganito-ganyan. Yan ang pinanglalaban niya sa Salbakuta. Pero nung sinasalubong siya ng mga kaera niya, hindi siya pumapalag, man. And then after that, nalaman niya na si Smug ay hinahamon itong si GK. Ayun, nag-post na rin ng prinsesa, nag-edit pa, nag-buhos ng panahon, in-edit pa talaga. Tatlong tira ni GK pagkatapos yung larawan ni GK. Nakatatlo na pala yung pukul tong sa akin, hindi ko talaga pinapos ulang pangalan niya. Come on, man. Okay, siguro hanggang dun muna tayo sa update. Pakinggan na natin to. Coffee Party 2. Anyway, watch out, man. Maraming lalabas pa. At alam natin yan. Dahil mayroon tayong konting nalalaman, na konting nababalitaan. Let's go! Mahaba to. Mahaba na ng sinabi ko, ano? Updates. At saka pala, itong si Honchi. Si Honchi nag-post na naman. Puro mga post na prinsesa to. Nag-post itong si Honchi na ang mga aso daw ay matapang lang kapag nandyan yung amo. Pero pag wala daw yung amo, hindi daw matatapang. Tatago sa post. Teka. Masyado kayong seryoso. Ayo, Dongalo Artists. Pwede ba natin katahan na mga iyakin dito? Pwede? Okay, sabay-sabay. Here we go. Paano na ang kareno? Kung kayo'y walang basbas, paano kayo naging rapper? Kung kayo'y walang basbas, paano kayo naging hip-hop? Kung kayo'y walang basbas, hindi kayo pinigilan natin kasi wala kayong basbas. Bawala ko mo. Paano na ang karir nyo kung kayo'y walang basbas? Ay, rumispeto kasi kayo. Ganun lang eh, basbas eh, respeto lang eh. Para ka lang ano eh, para ka lang ano. Para ka lang
kukuha ng pagkain sa lamesa. And then, bago ka lumagpas na nakatatanda sa'yo, makiraan ka naman. O kaya, kung magmano ka naman, ganun lang eh. Respeto, pabalik, para makakuha ng pagkain. Ganun. Napakasimple. Pawala ang topo, masamu bawa dito. Mapagpanggap na tao, mas nagustang dongalo. Alam mo nga sinasabi ko, mas pipitin yung sama. Old school ang format. Kaya nga nandito si D-O-G-G. Bruce. Yeah, idol na siguro yun eh. Well, old school ang format nito. So, kaya siguro nandito si Lodi. Ain't nothing wrong with that. Yung mga ayaw sa ganun, ang hina nyo mag-adjust. Di ba? Hindi kayo nakakatawid sa ano? Hindi kayo nakakatawid sa tulay? Hanggang doon lang ba kayo? Yung ina-idol nyo na nawala ng yung mga nawala ng video. That is fucking sad. I don't like that. Eh, kisa akin yon yung mga nag-take down ng video na yan. Fuck you, kung sino ka man. At, etong tatanga-tanga din tong kasi, tatanga-tanga din kasi tong mga isang artist dito sa loob eh. Ipamigay mo ba naman yung ano mo, yung sample mo? O ayun, yung your so-called friend, your so-called friend, in-upload sa ano niya, sa channel niya. Ayun, wala na yung rights niyo. Na-copy na ng iba, tapos sisisihin mo yung nag-copy, man. Akuin mo, ikaw yung may kasalanan nun eh. Ay, opo. Tapos isisisi kay Padlock. Pagkatapos, ayun, nagkandaleche-leche na, nag-post ang mga prinsesa, tas binawi, may nag-video pa na si Hymen, tas binawi, tas nag-sorry. Eh, paano pala kung nagtagalan bago malaman kung sino talaga? No, that shit is wrong. Nung umpisa pa lang pala, mga tol, umpisa pa lang, alam na nila na nag-leak na yung ano, nag-leak, umpisa pa lang, hindi pa na-upload yan. Umpisa pa lang, nag-leak na yung video, audio. At alam na nila, napagalitan nga itong si, pangalan mo, walang niya ako, Fuck. Basta nag-post siya. Siya yung kinikwento niya yung story na kapalpakan niya. Pagkatapos yun, nadama yung iba sa kapalpakan niya. Pagkatapos naninisi pa siya sa bandang huli. Ayaw parang akuin yung kasalanan niya. Panerat-rat daw, panerat-rat. Excuse me. Tapos di makakasugat kung yung pangil, hugis, bu, rat. Ay. Okay, sa mga ayaw at hindi talaga maintindihan ang format ng old school, I feel sorry for you guys. Kasi kung na-stuck kayo doon sa style ng mga middle child, ay nagkakamali din kayo, mga tol. Alam nyo kung bakit? Ha? Hindi nyo napansin? Halos pare-pareho yung flow nila dun. Ha? Pare-pareho ng flow yung speed rap nila dun. Ilan lang yung naging unique na flow dun. Tapos si Smug, ganun din ang format niya, pero nilagyan niya ng melody sa ano, dahil nga nakakapag-melody siya. Advantage na yun. At doon siya na iba
sa karamihan sa kanila. Pero pare-pareho sila ng flow dun. At isa pa, naging weak yung ano na yun. Kasi hindi, oh, nalakasan kayo, di ba? Nalakasan kayo, kayong mga bata kayo, nalakasan kayo. Kasi nga, ngayon pa lang nyo sila napapakinggan dahil lang dito sa rap game na to. Pero kung alam nyo na 10 years ago, yung mga banata nila, eh masihinaan kayo sa banat nila dun sa music video nila. Man, aminin nyo yun. Hindi nyo rin nabigyan ng tamang panahon yung pagsusulat nyo dun. Kasi busy kayo sa paghahanap ng costume nyo. Oh shit. Busy sa paghahanap ng costume. God damn it. Man, I feel ya. Hindi naman ganun kadaling maghanap ng mga isusuot na pang ano talaga, pang malakasan nyo. And salute sa inyo dahil talagang binigyan nyo rin ng effort yon. And sad to say, nawala yung video. And that's fucked up. I don't like that. Pero, man, aminin nyo mga tol, medyo lumalay kayo dun sa mga verses nyo. Kasi, nung araw talagang sobrang gigil kayo bumitaw, man. May puso talaga yung pagbitaw nyo. Pero ang thing na naramdaman namin yun sa music video nyo, na we don't feel that. Basta lumalay siya eh. Hindi ako nagtotalk shit, I'm just saying the fucking truth. Parang hindi niyo nabigyan ng masyadong oras yung letra niyo doon. Kasi siguro mas focus kayo sa music video niyo, sa venue, expenses, costume, and of course hindi kayo nadalian sa maging synchronized yung oras niyo dahil yung siguro yung iba sa inyo busy sa trabaho, sa negosyo, kung meron man, and sa spot. Sa paglalakaran nyo na kalye, dapat malinis yung lalakaran nyo na kalye. Walang magbabawal sa inyo dahil pandemic. Hindi kayo nagmamask. Isa lang yata yung nakamask sa inyo. Si pangalan ito. Hindi ko yata kilala. Basta, yung kumakwatro daw. Ay! Na-confuse ka ba kung rapper ka o artist? Putang ina! Sino yun? Ba't ka maka-confuse kung rapper ka o artist ka? Pag sinabi kang rapper ka, artist ka na. Rap artist. Iba-iba pong sangay ng artist, man. Ba't ka na-confuse dun? Artist ka pa rin. Lakit di ilabas ang reaction kung di maitis. Takot ka sa coffee party bar kung na maitis. Tamang-tama kung meron sasagot makibilis. Tamang-tama kung wala naman di finish. Mga tol, naliligaw ako kasi sa dami ng sundalo ng Dongalo. Yung iba talaga yung lineup na to hindi ko pa gaano abot tong mga to. Hindi ko pa sila abot. Iba yung natawag na reverse, nire-reverse yung audio. Dongalo!
Ito yung ano, ito yung style na mahirap sa live. Kasi iibahin mo talaga eh. Yung pagre-record nito, sobrang pabulong, tas ang lapit, ganyan-ganyan. Okay din 'yon sa recording. But may iba yung format nito kapag sa live na, kasi pag sa live na talaga hype yung mga tao. Alam mo 'yon, may iba yung tempo. Ay, no, I don't think na yung tempo may iba. May iba lang yung ano, yung modulation mo. Rap Olympic champion. Anyway, sa magaganap na Rap Olympic champion, kayo mga aspiring artist kayo na gusto rin magkaroon ng label, or I don't know, if gusto nyo maging independent artist, it's all up to you. Pero kung gusto nyo maging label ay Donggalo, you better fucking be there and join your crew, or if you're a solo artist, it's all good. You can sign up for solo artist, and magkakaroon sila ng mga iba-ibang categories like freestyle, or may mga kailangan, ano, meron din yata yung ano, yung compose nyo. So yung mga ginawa nyo na ano, na songs, makikipag-compete kayo, best love song, meron din yata mga ganun eh. Hindi pa ako nakapunta ng Rap Olympics. Pero yung mga kasama ko sa BF Row, ayan, nakapunta na doon. Dahil nga, syempre, alam nyo naman, alagad tayo ng, matagal na tayong alagad ng, matagal na tayong tagasunod ng Donggalo, man. At sa BF Row kasi, may tinatawag kami na tatlong persona. Ito ay yung mga tatlong namumuno sa amin. Ito ay si Mr. Fucking Ness, si Epokrito, at si Amon B. Ito ang nagtatag talaga ng BF Pro. Ay, makikita niyo yung mga picture nila diyan. And then yung kapatid namin na grupo ay PF Pro, Pampanga's Finest, na sinawahan na binuo naman ni Crazy G or Tiwakal. Yan, makikita niyo si Crazy G kasama si Amon B at si Sinyo, na alam naman natin sa umpisa ay siya ay member ng PF Pro. Matagal na magkakaibigan ng mga yan. So talagang doon sa amin sa Bulacan ay may isa pang grupo na pinamumunuan naman ni Yan E. Ito ay Rabis. Dati Rabis Agenda, tapos parang naging Rabis kapatiran yon. And bumababa din ang Bulacan's Finest doon dahil pare-pareho kaming sundalo ng Donggalo. Kami ay pare-parehong taga-sunod. Yeah, fan, bukod sa fan na talaga kami, ay may mga member pa talaga ang BF Pro at Pampanga's Finest na naging membro ng Donggalo, at napakasarap noon. Pangakala hindi nyo makarga, akala nyo kasi lahat kayo is still on top. Kung mapag-opera akin, akala mo pang-awardini. Tangin nyo lahat kayo, wala pa rin nalating. Sama-sama kayo, mga puta ay nyo. Mahamak na mas matalino pa ang ipi sa inyo. Matalatago, ano ina akala nyo? Yat kayo na naman sa inyo, sa ariyan ng hindi kayo. Uy! Triga, boy! Triga! Itong si Triga, napanood ko to sa isa sa video na umiikot sa internet. Itong si Triga ay putang ina, lumalampaso to ng sa freestyle, man. I remember anong pangalan mo? Si Mike Cosa ay nag-join din sa liga na to. Yeah. Ang getup niya doon talagang parang pang preso eh, kasi nga Mike Cosa, yeah.
And nakaharap niya doon, nakaharap niya dito si si Triga. Eh ayun, pinas lang yung taga-preso. Oh, diyan ka lang at huwag ka nga alis. Sa freestyle kong ito ay para kang winawalis. Yun ang binitawan ni ano ni Mike Cosa doon eh. Ayun, wasak. Yung sa video niya talaga galgal na yung boses niya doon. Kaya niya i-preserve yun ah. Hey! Shout out to you, Lil Young, Corta Pluma, yes sir. Fortunately, friend din natin yan sa Facebook, and congratulations tayo sa bagong mong baby, healthy baby, man. Matagal ng donggala to, mga tol. Oy, oy. Naiiba na yung ano. Handali. Balikan natin to. Medyo nagkakaroon ng ano eh. Naiiba yung flavor ah. Huh? Pagsiiyak na parang sipinigil ang ayuda. Napakasakit di ba? Pag ikinigila ka, kaya nakiyak ka na. Kasi di ang dati na, kasi na'y walang basbas. Sipinigil di ba kasi di na kami di na may doon. Sa kanina walang pake, di na dapat magreka. Dapat na alam niyo dyan, wala doon ka doon. Di ba ipagtanyol at naganyan? Kasi nga wala kayo, na meron kasi kami. Isang kuya na bumabay sa aming paglase. Totoo naman kasi kung ikaw ay patient, basta marunong ka lang maghintay, man, mabibigyan ka ng pagkakataon at matutuunan ka ng pansin ng hari at gagabayan ka niya. Merong iba na miyembro na hindi na nakapaghintay or na iba yung ihip ng hangin. At nawala sila sa ilalim ng pakpak ng donggalo, but it's all good, everything is chill, everything straight, and yung mga nagabayan ay natuto ng tumayo sa sarili nilang paa. They got their own fucking business, they got the ideology of being an entrepreneur, ganun eh, ganun, business minded itong si King AE, kagaya ni ano ni nagano na naman ako. Ken Magat, ayun. Si Ken Magat, ayun. Namimigay pa ng tablet ngayon yan. Kasi may ano siya eh, nakuha niya yung ano, yung pagiging entrepreneur niya kay King AE, man. Awesome. Apektado ang mga bobo at hindi na dapat pagsabihan pa kasi hindi na kayo bagets. Oy, Basti ang kasunod, tol. Sir Basti, what's up, man? He been hustling overseas. Shit. Lumutang ang mga peke kampay na tong shot glass. Eh kasi nga, ang daming nagtatago sa salitang neutral, man. Ang daming nagtatago sa salitang na sa middle lang kami kasi may tropa kami dito. May tropa din kami sa kabila. So wala tayong kakampihan.
Ayun, nung nag-post ng Basbas, nag-PU-kan. Alam nyo kung bakit? Kasi tinatago nila yung, pilit nilang itinatago yung hate nila sa ano, sa Donggala, mga tol. At kung ikaw ay mapagbalat kayo, ayun, masasagi ka talaga ng magagalusan ka ng Basbas. MC Crane, what's up, bro? What's going on? God damn, you're here. What the hell? MC Crane, Pampanga's finest, let's go. Umiiyak agad, gusto mo ng tissue. Kita-kita mo mga inog sa kilid. Siyempre pala kakalos na katay na mililipit. Mga walang basos, kaya kayo makamatay. Di lang nakapasok, kaya kayo umaaray. Hindi na lang kayo sakali magka-chance. Basti na din kayo nakatabay na kakalyansa. Mga imani na sarap, na hindi masalba. Sa song, may tekapas, hindi sa kanta. Oh, Drex Lira! What's up, bro? Tangina, isa to sa mga lodi natin, mga tol. Drex Lira. Anyway, next time, sasagasaan natin yung track niya. Yeah. Babanatan din natin yun. Na ano pa yung mga aso ko? Puro status na nagsisipat ka. Mga tagunong galit ng singawan sa pala. Kita-kita na nakapapihan kayo lahat. Pero nahuli na kayo sa pagdabas na alamat. Bugalo versus everybody, hey. Yung pabaga. Impersonate po, dami mo pa ka. Dami followers pero nakopolo? Hindi ko pa abot dyan. Pag wala kang para, asal-asal na sumikas sa kagagaya. Balita mo, panalang iyong kaya. Unti-unti na nagkaka-flavor ang naiba yung flavor. Kaya mo kami si Alindog, para lang sa flock. Masabi na kung marasagot, pari may baya. Habang buhay ka na lang magpapanggap. Kasi wala kang baspas, yan ang hindi mo matangga. Mag-aabang na ka, ang manunuklo. Mikey Mike! Sa isang maling loob na huli lahat sa patibong ng isang kulbong. Dito nga bitch ang sinagustong papira-pira-pira sa katerba. Kailangan ng Viagra, loob mga tanga. Sa mukha wasiwas ng baspas. Spito swallow ko ay humugod mo na tonga. Ay putang eh. Spit or swallow daw. Pero imumog mo muna daw. What the hell? Dulado ko boy, hindi ko titubay the bus. Wala pasto pero puro rito parang lalabas. Wala sinabi pero puro ngawa. Magugas na kamay. Chronic, yeah. Same boys in the hood, yeah. Okay, new blood's coming, man. New bloods are popping out. Ang pinakanagawa, ano na pala? Sausaw dito para inwagas. Like I said, old school ang format dito. Kilala naman natin tong si Chronic. New blood to, man. Tingguro, dismisan mong pinag-arari. Matabuta ka naman, nilimutang maisabi. Tinangari kahit isip mo'y puno ng galalihim. Etong mga iswating nakatingin. Benta mo na rin ang utak mong di ginagamit. Kilalala, wakang makitig yung E-C-E. E-Gene. Enlighten me, man. Ilawan niyo ako. Ilawan niyo ako. Dato na ang alat sa iyo na ingin. Doon aming hindi kay para lalong tumibay. Doon pagkasag tunay na kulay mga anas. Simpleng galingan na kap ito na respeto. Ang matuwang kayo pero doon bang apektado. Ano talaga ako sa sayo ni Snoop, man? Ang tagal na niyo sumasayaw. Pila at kasakitan. Iwasan magtulakan. Lahat mabatas. Hey! Lodi, Ken Magat, putang ina, pamatay ito. Old school, man. Old school. Binagalang pa niya yung mensahe. Binagalang pa niya. Puso ay nagbiyakan. Puro mga balitibig sa pili ng mga wala at tiyakan. Barubal,
Same voice din si Marubal, di ba? Is he? If I'm not mistaken, si Marubal yung nakita ko sa isa sa mga video na kasama din ni Chronic. Sa mga may gagawin ang galit na galit, gustong magkansay ang dongalo, sakit na sakit. Mga akala mo talaga ang nagaling, puro kayo nagkakol. Kailangan ko pa pambangitin ang mga pangalan ay di katol. Puro tira ko lang isang nakita ko hindi ka ng mighty katol. Mga pisakol na wala. Kailangan ko pa pambanggitin ang pangalan, ID na tol. ID na tol, ay hindi na tol, or ID na tol. Parang kilala na. Na? Jai, 3 digits? Tama ba? Si Jai? New Bloods. Sabi nila, oh. Lil Ed. Hindi pa rin arok, man. Hindi ko arok to. Hindi ko abot to si Lil Ed. Tama, di ba? Kilalanin ng dongalo pero hindi ka interesado, pero nung nabasa mo yung basbas, isa ka sa apektado. Parang ang labo. Hey, Crazy G! Teka, balikan natin yung linya na yun, tapos sampa tayo kay Crazy G. Let's go! Minura pa pala. Galing talaga ng karakter ng ano ng boses niya ni Tiwakal, no? Dami nag-iyak ang galit na galit. Parang talagang dami nag-iyak ang galit na galit. Yung may swag, man. May swag eh. Parang ano, parang pag nagre-record si Crazy G talagang dami nag-iyak ang galit na galit. Lalo pa siguro kapag nag-titiwakal siya dun. Talagang tangit. Taas ang kilay, di naghinay-hinay. Ayan tuloy ay kila. Ngayon tuloy kilala ko na. Kasi nga, ano eh, nag-iyakan kagad sila sa post eh. Nung nalaman nilang yung basbas na to. Hindi nila inunawa yung mga tol. Tangin na naman. Anong ibig niya sabihin dito? Ayun, tanong niya, di ba? Anong ibig niya sabihin dito? Ayun. Hindi na sinagot yung sarili niyang tanong, pinadugo na kagad yung daliri niya sa ano, sa keyboard. Sabay binawi. Hey! Humbug, shout out to you, man. What's going on, bro? Shit, Humbug, man. Ang tagal na natin pinapakinggan itong si Humbug. Ang pinakamalambing na killer. Hindi talaga niya hindi maikakaila ang putya. New Blood, Humbug, punong-puno ng armas, multi. Napaka-easy sa kanya, man. Talaga ano eh, siguro talaga hina-highlight na ngayon yung mga multis. Ang mali lang ng ibang mga nagmumulti ay na nakakompensate yung message ng kanta. Kasi minsan yung gusto mong iparating doon naliligaw, lumiligaw kasi
Pinag nag kamumulti mo, lumalayo yung punto mo. Isang makatang tahimik lang sa Gelly. Wala akong issue sa iyo. Eh ang kaso, excuse me. Ang kaso, dunggalo na nga itong si Hambog. Di ba? So, ibig sabihin, pwede mo lang siyang hamunin. Magbibigyan ka niya. Hey! Hold on! GK Ibarra na, mga tol! At bakit ako excited? Dahil BF pro yan. Excuse me, goddammit! Excuse me po! Katabi, kasunod siya ni Hambog. Dalawang load ito. Anyway, si JK Ibarra po ay part ng BF pro at ang grupo niya sa BF pro ay Himagsikan. At ang amin naman ay El Guerrillo Malagueros. Matcha-check nyo rin yung mga kanta ni JK Ibarra. Hanapin nyo Himagsikan or JK Ibarra. Marami na siyang pinukol, man. Mga makabuluhan na awit or yung mga diss track na talaga namang ala, gumigiba talaga ng tibay ng dibdib ng kalaban. At ayun nga, nagkaroon nga ng napakamagandang liham itong si Smug kay JK Ibarra. At talaga namang mapupusuan mo eh. Mapapa-heart reaction ka talaga eh. Napaka-seryoso ng liham niya kay JK Ibarra. Halika dito, papatulan talaga kita. Papatulan kita, kahit isang laban lang. Battle tayo. Naghamon, tapos papasok sa bakura nila. Eh, distrakan to eh. Bakit papunta dun sa bakura nyo? Bakit papunta dun sa ano sa maliit na entablado nyo? Ano bang hamon talaga ang gusto mo? Eh, paano kayo magiging professional dun? Isang maliit na entablado, napakainit mo. Tapos si JK Ibarra, hindi mo naman kilala to. Eto, logic na lang ah. Si JK Ibarra hindi nagtago ng mukha yan. Sumasalpok siya, sumasalubong siya sa mga anumang nangyayari. Bakit? Kasi dunggalo. Ha? Pinagtatanggol niya yung kampo. Hindi siya basta nakikisaw-saw lang. Ang sinasagasaan nyo ay pinoprotektahan niya. Kagaya nung ginawa niyong pag-ako kamo sa ganito. Hindi na namang kagrupo tong mga alitap-tap na to eh. Yung miyembro ni alitap-tap. Payat na alitap-tap. Alitap-tap na payat. Hindi niya naman kamiyembro yun eh. Bakit sinasalan niyo yung ano sa kanila? Ah, di ba? Eh, makikita nyo yung conversation na ganyan. Tapos sabi ni JK Ibarra, ano ba yung hamon mo? Ano bang harapan ng gusto? Kasi harapan to eh. Magharapan ta. Pare, ay, nako po. Diyos ko po. Huwag naman sana. Dahil, kung ikaw ay puno ka rin ng tapang, ay, nako po. Huwag naman sana. Dahil kasi hindi mo naman kilala si JK eh. Kaya nga hindi nagtatago ng mukha to eh. Wala namang takot tong gagawin to eh. Tingin mo ba masisindak nyo tong si JK? Hindi magpapaduro to. Pero, hindi niya gustong umabot sa ganoon dahil pare-pareho na tayong may pare-parehong may mahal sa buhay na gustong uwian, makapiling pa ng mahaba at hindi dapat ipagpalit ang napakamagandang buhay para lamang sa isang distrakan at mauwi sa pisikalan. Huwag po. Eh, kayo mga fans kayo, huwag kayo masyadong pushy, man. Hindi nyo kilala si JK, okay? Huwag niyong i-ano sa... May nagko-comment pa, you are a sisi daw. Ano bang gusto niyo? Gagawin niyo bang panabong itong mga artist na to? Rap game to. Hindi ito bugbugan. Pero kagaya ng sinabi ko sa inyo, hindi niyo kilala si JK at hindi na ganun... Hindi na masyadong physical ang BF pro ngayon dahil
May mga mahal tayo sa buhay eh. Luha gabalde kasi iyak ng iyak, status ng status. Mga peking kakampe, lentek na iwan tayo sa bala din. GK, huwag ka naman ganyan. Ay, buti na lang daw ay nabalata na ang mga mapagbalat kayo. Ala na, sarili nila yung tinutusta na nila yung sarili nila sa mismong status nila. Kagaya ng nag-video na to si Hymen. Putang ina ng pangalan niya. Parang bastos sila. God damn. Nag-video siya. Tapos, mura siya ng mura ganyan. Nagalit kasi yung mga kuya daw niya, nauulanan. Pinili nila na magstay na at maghintay ng ulan. Dedikasyon para sa mga fans. I get it. Talagang yung pagpaproduce ng video at ang music, man, talagang napakahirap nun. Punong-puno ng sakripisyo yun. At talagang fuck you, man. Fuck you sa nag-copyright nun. At ikaw naman na membro nyo na tatanga-tanga. Yung nagkwento pa kung bakit, kung paano siya nagkamali. Umpisa pa lang pagkakamali mo na talaga eh. Tapos isisis pa. Leche. Umpisa pa lang, alam nyo na may gano'n na, nag-leak na. Pagkatapos, paano nyo sisisihin yung padlock? Eh, in-upload ito ng tropa mo. So, nasa kanya na yung claim nun. Paano pa kayo maninisi? Eh, nasa iyo yung pagkakamali. Dapat inako mo naman. Tapos, ayun, status king na naman. Status queen. Pero shit, man, hindi maganda yung tinetakedown yung ano. Hindi maganda, kinlaim pa talaga. Pakawalang hiya din ng, walang hiya din tong ano eh, yung nagclaim ng music video nila. Hindi, okay, hindi rin tama yun. Sige, sisihin natin yung loko na yun. But matuto ka natanggapin yung pagkakamali mo dahil ikaw ang nagpasimula ng pag-leak ng ano. Sige, iyak, sige, putak, sige, nawa ng malakas. Hindi bawal umakay kung kaduhoy walang bakas. Sinong hulis sa biyag ng tingin. Hey, malasun. Lodi, man. Ang swerte ko, merong ikaw, parating nakaabang. Napunta tayo doon? Balik tayo. Bawal umakay kung kaduhoy walang bakas. Sinong hulis sa biyag ng tingin. Naglabas na mga puta. Hey! Lodi! JAWTEE! O, diba? Salo kasi kayo ng salud. Hey! Stress na siguro itong mga taong to. Mga unyaro nakapulot sa purong balimbing. Nakalingos siguro ang tulog namin mahimbing. At pwedeng nagkakin ang murahin. Pero nasalim na parating. At kung sisin yung nakagawin pagising. Ngayon ang paling kami wala ng meme. Pagpiligan uh-huh. Ang pega wala ng kere-kere. Kung dati ay inis mo pinatubot tumara ng dami. Pero ngayon hindi na dinapit. Kung dati ay inis mo tinatawanan lang kami. Man, sobrang easy na talaga maging artist ngayon. You got YouTube. All you need to do is fucking invest on the recording stuff that you need.
At kung makikita nyo itong setup ko na to, kulang pa. Andali, pakita ko sa inyo. Ayan pa, sobrang, ala pa, ano pa tayo? Naghihingalo pa tayo. Meron pa, may kulang pa yan eh. Yung interface. So, balance si Batman. Konting-konti pa. Go. Diba, pinaliwanag din niya. Kung may respeto ka sa loob at labas, yan ang basbas, yan ang aming basbas. Magkakaroon ka ng respeto papunta sa galing din sa kanila. Pinas dugalo lang ang malaka. Ang karit mo, kung mayroon ka ng basbas. Ano nangyari? Ah, joke lang yun. Parang may ginaya pa siya. Mali. Saan ba yun? Kasi wala kayong basbas. Wala. At doon na po nagtatapos ang ating reaction video about the song entitled Basbas Coffee Party 2 by JAWTEE featuring DONGALO Artists, uploaded by Salbakuta, and that happened December 5th, 2020. Anyway, before we end up, we end this video, one more time, holla at, I would like to give a little holler at, Ed Mark Singson, John Mark Coloso, Santos Irvin, and then, Master of None, man. Maraming salamat sa inyo. Anyway, welcome sa mga bagong subscribers natin. Enjoy lang natin ang music ng, Pinoy Hip Hop. Wag masyadong pushy about being a physical on things going on sa rap game, kasi mga tol, hindi naman manok panabong tong mga artist natin. Wag naman kayong ganun. Distrakan lang, ha, itatak nyo sa utak niyo, distrakan lang kung ano man mga nasasabi ng mga artist natin na iniinis status. Ay wag kayong masyadong padadala na huy, kala niya, hindi kayo papalagan. Hindi nyo kilala naman. Hindi nyo naman kilala si Art, si GK eh. Hindi nyo naman kilala si Smug. Alam nyo lang yung music na inilalabas nila. Pero ako, kilala ko si GK at magagarantiyahan ko na hindi talaga papasindak tong taong to, man. So, huwag nyo siyang ibalik sa ganong eksena. Okay? Be a pro, what's up? Malolos, what's up? Hagunoy, what's going on, bro? Woo! And,
Asa ko kumakat ako, Boja. Andali ah. What? What? Let's go. Fuck out of here. Kulit ng mga aso. Okay, maglalaro na kami pagkatapos ito. And man, y'all take it easy. Y'all stay blessed. Keep on hustling, man.